días, señoritas y señoritos. Again, welcome to my vlogging mini studio. And before that, I would like to share to you first yung view dito sa labas ng studio. That's it. That's what I look at every day. Every day. So that's what inspires me and keeps me sane and keeps me going. So nasa tutok po tayo. Ang vlogging studio ay nasa fourth floor po ng bahay namin dito na nakatutok rin, nasa taas rin ng bundok. So you can just imagine at the other side nakikita yung Metro Manila. So ito po, that's the view I see every day. Yung sa Metro Manila medyo tumaas na yung mga puno. So ibang klaseng kwan tayo ngayon, session, because parang unboxing ang gagawin natin, ha? May unboxing tayo ng mga bagong binili natin mga camera. At the same time po, I will also address persistent issues. Medyo napipikon na rin po ako sa mga sinasabi na nag-clickbait daw tayo, ang habol lang daw natin kumita sa YouTube. Pagkatapos may babayaran daw tayo nila Remulla, nila Katapang. Although binabanata natin si Remulla, pinaparesign natin dahil sa anak niya, sa nangyari sa na-clear kaagad yung anak niya in a very short time. Pero i-address natin yan po mamaya. So, mag-unboxing po muna tayo kasi naputol po dahil sa pangit ang signal kahapon. We will check out muna po yung binili natin na camera kahapon. So ito po siya, yung binili natin na camera, Sony Digital Camera ZV-1. Yan. Na-review po natin yan sa mga social media sites, sa sinasabi ang ranking niya number 1 o number top 5 o number 1. So kasama po dyan easy to use, user friendly, and kasama na po natin na binili dyan ng video card at saka libre yung SD card, and then tripod na rin po para hindi siya kung saan saan lang ilagay natin, libre rin yung case at saka yung mga cover niya. So ito po, at least magkakasama siya dito sa ginagamit na natin na Canon na EOS. Canon EOS at saka yun, yung kuha natin, laptop, hindi lang basta laptop. So mga alam sa laptop, yung Predator, top of the line yan po, gaming kuha niyan, gaming laptop yan po, at sa editing ang ganda-ganda. So ito rin naman po sa Acer. Syempre, yung mga magagaling sa Acer, alam rin hindi ordinary yan. Top of the line yan, gaming kuan rin yan with 3 monitors na binili rin natin last December lang. So that's why am I showing you this? This is to show to you that I've been spending more to do my YouTube compared may konti earning tayo, pero those earnings nakikita nyo dito lang sa studio. I built it for YouTubing lang. Nakikita nyo to, this building, this cost you millions. Cost you millions. Pati yung magandang kwan dyan, no, balcony and everything. So meron pa dito sa labas na kung saan yung nandito rin yung anak ko. So this is not at expandable pa kung marami tayong later on na ma-hire ng mga empleyado na kasi ang dream lang talaga ni vlogcaster is to be able to make a reliable team of ngayon po kokonti lang yung mga kuha natin, tingnan niyo yung view ulit. Kokonti lang po yung mga kuha natin, baka papangit lang yung sound kasi wala tayong mic. Kukunti lang yung staff natin at part-time pa po. Kaya
maraming sinasabi na parang hindi talaga yun na na-expect nila na gaganda yung graphics, agaganda yung mga effects and everything. Pero hindi po natin kaya yun kasi part-time pa lang po yung mga staff natin. Later on, kukuha tayo ng mga staff talaga and dito, pwede sila dito expandable pa po. So, this is really a vlogcaster, hindi po nagtipid si vlogcaster. Everything I buy for vlogging is really top of the line. Lahat, everything. Pwede pa rin sila matulog dito kung gusto nila. Dito po ako natutulog sa sofa bed. So, everything is top of the line. Everything is the best. Nothing but the best for you. Mga batmates ko. So, I'm showing all of this, including ito na po, very expensive camera. Very expensive. Alam na alam yan ng mga mahilig sa camera. It's super expensive po. Top of the line yan po. Tsaka ito, itong Canon. And then the laptop. Hindi yan ordinary laptop. Predator yan. Tsaka ito rin. Nikro ata ito. Itong kwan ko, itong Acer ko, Nikro ata. So, yung mga mahilig sa gaming at yung mga may mga studio, GeForce, GTX, Nikro ata ito, something. Basta top of the line. So, ito lang po. I would just like to address issues sa akin na mga lalo na mga bagong, bago pa lang na napupunta dito sa vlogcaster. Na parang yung iba po parang kine-question why I'm receiving hindi naman po tayo naghihingi, nagwe-welcome lang po tayo kung may mga donations eh. Kung may mga donations nagbibigay sa atin eh. At wala naman pong pilitan. Kasi po to tell you the truth, kung gusto nyo kwentas claras, lalo na mga ibang vloggers na inintriga ako. Sa GCash noon at iba pang mga kasi nagseselo sila eh, kayo nagbibigay kayo sa akin, nagtumutulong kayo sa team ko pero sa kanila hindi, so iniintriga tayo. So para marinig nyo, all of this for vlogging, I've spent almost 3 million, kasama na doon yung pag-abono ko sa mga staff ko. Kasi magkano na magkikitain mo? I've been vlogging for, kailan na ako naging 65,000 yung subscribers ko? Siguro mga early last year lang, during the election lang. So kumbaga everything I earn kulang pa para sa staff ko kasi hindi pa naman talaga tapos na alam niyo naman na wala yung page natin. So mas lumaki yung abono ko sa mga staff ko. So that is why po, ipakita ulit yung view. That is why po, I'm making this, setting the record straight na, you know, I've been giving more to vlogging. I'm giving more to my country. If there is anyone who I should thank, it's my wife, si Anne, and my children. Na umiintindi po kahit... clearly, we are getting money from spending money from our savings na kasi retired na po kami, mga businessman, pero retired na po. So, okay lang po yun. Basta mga savings, may mga stocks naman tayo na nag-earn. May building rin tayo nagpaparenta. So, okay lang yun. Pati sa mga telco company na nagre-renta rin sa building natin, okay yun. So, yun po. And all of you who understand... kaso lang po yun, medyo napipiko na rin ako sa mga intrigero. So, alam nyo naman, wala tayong earning from December, January, February sa YouTube. Ang last chinek ko po, yung earning ko, itong Views Action Destiny, ang lead pa ng earning. Yung vlogcaster Armandine, na-check ko for last February, earning niya $30 for a month, $30. Tignan nyo, ang ganda rin ng view dito. Ang ganda rin. That's what I also see. Vacant lot namin yan. Lupa pa namin yan. This is a big property namin. Hindi lang bahay, pati meron pa kami malaking yard with all kinds of trees.
So dito rin po, dito rin you can see another view of the kwan, of the subdivision. Yun. Okay. So why am I telling you this? Dahil po napipikon na talaga ako sa mga and I understand naman yung mga naman sinasabi na, "Oh, you look rich naman. Why do you accept donations?" Sa akin po, it's not for me, it's for my staff. Kasi po nakikita niyo naman, I want not only to invest in mga gadgets, but later on to invest rin sa staff na mga full-time talaga sa akin, na pupunta dito sa akin, na hindi marami kasi ngayon work from home. So hindi po talaga maganda yung work output kung work from home, kasi minsan mahirap po hagilapin. So yun lang po ang gusto, ang balak ko, na that's why I thank all of those sa inyo na nagkakaintindi po why I welcome donations, because po sa staff ko lang yun. Don't worry about me. I'm not even after recovering my 3 million. Siguro, if that happens, mga 10 to 20 years, bago ko makakuha yun. Pero no problem po yun. That's what, that I'll do that all over again for love of God and country. Gusto ko lang talaga i-fight yung mga fake news, yung mga bayaran na mga bloggers, na mga ibang corrupt na politiko, at saka mga korporasyon, at saka mga kahit mga artista. I just want to do this last hurrah, last favor for the country. I'm not getting younger anymore. I'm growing old and I may die soon because I have an operated heart. So I just want to leave a legacy na I tried my best to help my country and to give back to my country, and this is one way of giving back to my country already. So kung gusto niyo tulungan ako, thank you very much, para makakabili pa tayo ng maraming mga gadgets na kailangan natin, because this will enable me to have a better blogging for my nakikita nyo 40 sites, social media sites na kumukover sa atin ngayon. So yun po, yan lang ang kwan natin, yan ang parting words natin. So sa mga tumutulong, thank you very much. Sa mga nangintriga, so ngayon, now you know, alam na this is not for me. Kung meron man na in fact, kayo nga mismo sinasabi na drop in the bucket lang yun. I mean, compared to my investment, wala, maliit lang talaga yung mga tulong na pupunta. But I appreciate all of them. So thank you very much for watching. Again, bago pala mag-end, gusto ko pala magpasalamatan si yung tumulong sa akin, si Esme Perez, or sa Sony North Edsa. Mamaya, later on itatry na natin itong dito sa kwan ko. So unboxing lang muna ito, and also setting the record straight about why I accept collection. So thank you very much for watching, and thank you doon sa mga tumutulong both sa Facebook at sa YouTube. Again, I repeat, it's not for me, it's for my staff, and for me to be able to hire more staff. So thank you for the understanding and the help. Have a happy weekend, and see you in my next